Magandang buhay at welcome sa kusina ni Danden. Today's recipe, spicy crispy calamari. Umpisa na natin. Yung ating squid ay hiniwa lang natin to into rings, approximately mga half inches yung kapal. Tapos lalagyan natin ng grated ginger at ng bawang. Ngayon kung may ready-made kayo na ginger garlic sauce or ginger garlic paste, pwede nyo rin yan gamitin. At yung purpose kung gumamit tayo rito ng ginger at saka ng garlic ay para lalong sumarap yung lasa ng ating squid calamari pag kinain. Usually kasi yung ginagawa nila ay salt lang, black pepper, tapos lalagyan nila ng coatings. Pero yung gagawin natin sa ating calamari, medyo may lasa siyang ginger at saka garlic. The same time, lalagyan natin ng konting anghang. And by the way, para sa kumpletong detalye ng ating recipe, nasa description box po. Ngayon pag okay na yung ginger at saka garlic natin, lagay tayo ng salt, black pepper powder, at maglalagay tayo rito ng chili powder. Ngayon, option na lang yung chili powder natin. Kung ayaw nyo naman ng maanghang, pwede nyo naman huwag nalagyan ng chili powder. Haluin muna natin partially. Tapos pag okay na, squeeze tayo ng lemon, or pwede kayo gumamit rito ng calamansi. Tapos haluin natin ulit. Ngayon, lalagyan natin to ng itlog. At yung ginamit ko ay yung puti lang ng itlog. Hindi na natin sinama yung dilaw. Tapos maglalagay din tayo rito ng cornstarch. Yung purpose ng ating egg white at ng cornstarch, ito yung magiging binder mamaya dun sa ating breadings na gagawin. Ngayon tapos pag okay na, itatabi lang natin to, i-rest natin ng 10 minutes. Habang hinihintay natin yung ating squid, kumuha lang kayo ng zipper bag, tapos i-combine natin yung all-purpose flour. Gumamit po ako rito ng 10 kutsara, pero pwede rin kayo gumamit ng 2 cup na all-purpose flour, or tawag dyan ay harina. Tapos, lagyan natin ng kalahating cup ng cornstarch. At para magkalasa rin yung ating breadings, maglalagay tayo rito ng salt, black pepper powder, at saka ng chili powder. Tulad ng sinabi ko, optional lang yung chili powder kung ayaw nyo na maanghang. Tapos, sarado natin yung bag. Isishake lang natin or hahaluin natin ng maigi, para talagang distributed talaga yung ating powder seasoning na nilagay doon sa ating arena. Ngayon, gagawin natin dito ay i-drain lang natin yung ating squid na minarinate partially. Kung ano lang yung tutulo, yun na yun. Tapos lagay natin sa zip bag na nandun yung ating mixed flours. Tapos, gagawin natin, sasarado natin yung zipper bag, i-shake natin for 30 seconds. Sa ganon, talagang makukot natin yung ating squid rings ng maigi. Tapos pag okay na, gagawin natin dito ay tatanggalin natin doon sa arena. Make sure na tanggalin nyo yung excess powder. Tapos lipat natin sa ating plate. At pwede na natin iprito yan. Magpainit lang ng mantika na ating pagpiprituan, I do recommend na yung ating temperature is 168 degrees Celsius. Tapos, prito na natin yung ating squid rings. Yung ating squid ay piprituin lang natin to for approximately mga 10 minutes or hanggang maging crispy yung texture ng ating squid rings. Nako, napakasarap na
Merienda to, napakasarap gawing starter, at napakasarap gawing pulutan. Napakasimple lang gawin, napakadali lang. Ngayon, crispy na yung ating squid rings. Tingnan nyo naman yung kulay, golden brown at crisping crispy. Yung gagawin natin dito ay hahanguin lang natin and make sure na i-drain natin yung excess oil. At masarap to pag bagong prito tapos may sausawa na maanghang. Nako, napakasarap. Sinamahan lang natin to ng spiced vinegar. Ito yung may ginger, bawang, sibuyas at ng sili. For sure, nagustuhan nyo yung ating recipe. At kung nagustuhan nyo, please like and share the video. Tapos kung bago po kayo sa ating channel, please don't forget to subscribe. Tapos pindutin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating masasarap na recipe. Thanks for watching at ito ang kusina ni Dan Levy.